Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share it to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook kasi doon ako nagsasagot kung meron pa kayong mga ilang inquiries regarding sa aming mga alaga. And yun na nga guys, yung ating video for today, another update about kay Apollo. And nagagamit na nga pala namin si Apollo. At the same time guys, kikiluhin ulit natin siya, kukunan ng sukat at yung mga sisiw niya sa ngayon kasi na-update ko kayo sa nakaraang video ko ata and hindi siya tungkol talaga kay Apollo, so nasaglitan lang. So sa ngayon, papakita ko sa inyo talaga yung mga iilang sisiw na first na papisa namin kay Apollo. And also guys, pupurgahin namin yung mga sisiw na yun kasama na yung iba pang mga sisiw kasi ngayon yung schedule nila. And nga pala, pasensya na kasi maraming nag-comment sa last video ko. Matagal-tagal kami talaga bago nakapag-upload po. Medyo na busy, hindi ko alam kung acceptable ba yun na always busy tayo. Ayan, sa ngayon, magtitimpla na muna ako ng bastonero guys, or nung pangpurga nga natin sa mga sisiw. Speaking of pagpupurga, anong oras ba daw yung maaaring i-google sa pagpupurga bago natin pakainin? So, disclaimer guys, base lang to dito sa amin guys, kasi sa mga sisiw namin, kung nagpurga kami kunwari ng 6 a.m, nagpapakain na kami niyan mga bandang 12, let's just say 6 to 7 hours, ayun, bago kami magbigay ulit ng pagkain. Guys, bacterial flushing kami right after nung pagpupurga. Magtitimpla na muna ako ng basonero, and nga pala, nandito si partner, ayun siya guys, so nasa likod. Ayan, actually, nagliligo siya ng mga alaga namin, dyan ang namin nilagay, and sakto naman din yung panahon. At sana talaga hindi na muna umulan kasi nagligo nga kami ng mga alaga namin. Parang mga prepare na rin sila for breeding. Magtitimpla na muna ako guys and balik ako mamaya para ipakita sa inyo yung mga sisiw na yun. So ayun guys, nakapagtimpla na tayo ng bastonero and si partner yung maglalagay para i-update niya tayo dun sa mga sisiw na sinasabi ko na anak ni Apollo. Kasi siguro guys, nasa siyam ata yun sana or walo. And yung nabuhay, sad to say, mga apat lang ata. Okay naman din guys, kasi yung sumunod na mga papisa is meron at meron din naman yung mga ilan na nabuhay. So ayan, meron tayong balisyam lahat. So, iba-iba yung nanay guys. Ayan, meron naman silang cable tie na nakalagay. Eto sila. Ilan dito is yung mga anak ni Apollo sa iba't ibang parents or sa iba't ibang broad hen. So, kukunin ni partner. Guys, hindi sila magkatulad ng edad. Eto yung example ng unang anak ni Apollo guys. Ayan, hulet ito. Ayan guys, o napakataas ng kanyang liig. Mapapansin nyo, nagmana ata to sa tatay sa taas ng leeg. Tapos, pulit pa ito. Ayan, mapapansin nyo din dito, hindi siya kulay black. So, napakalaking chance na pulit ito. Ito naman pala yung na-post ko nung nakaraan guys sa aming Facebook page na magkakambal or twins. Kasi kung mapapansin nyo naman, oh, ayan yung kulay nila. Halos magkaparehas talaga. Ayan. Tapos ito. Pero yung ito, parang stag to. Ayan, kasi yun napapansin nyo, ayan, merong pagkapula na, pero hindi talaga kami sure pa, kasi nga maliliit pa. Tapos yung isa, pulit, ayan, makikita naman din sa size siguro na napakaliit din ito, medyo maliit din siya. So ayan yung kanilang katawan guys, mapapansin nyo, wala pa talagang gaanong balahibo. So ito yung first batch, so mayroon pang isa. Ito guys, nakwento ko nga pala. Yung itlog na to guys, talagang hindi ko to makakalimutan. Eh nabasa na siya ng ulan kasi yung first at egg nung nanay nila is dun lang sa ilalim or dun lang sa baba, dun lang sa lupa. And then ang nangyari, overnight parang nabasa, nahamugan din siya. And hindi namin inaakala guys na mapipisa pa talaga kasi nilagyan ko ng markings yung kanyang itlog guys na yun yung nabasa. Pero ayan, nabuhay pa talaga. So ito yung mga first batch guys, bali siguro 8 itlog to siya. Tapos yan lang yung natira. Ang hahaba ng mga leeg nila. So sa second batch guys, ayan yung isa guys, oh, mahaba din yung leeg niya. So sana talaga guys, merong maging katulad ng tatay nila na snappy. Ayan guys, oh, makikita niyo yung babae. Napakatangkad siguro talaga nito. Even kami hindi namin alam kung i-release namin tong batch na to. So ayan, mapapansin niyo din yung kulay nila, halos magkaparehas talaga. Guys, napakaganda ng ating pulit, oh. Ito, oh. Ayan, napakaganda. Napaka tatangkad or napaka hahaba din ng mga leeg nila. Ngayon lang din namin sila natutukan talaga. Napakatataas pala nung kanilang mga leeg. So, may pinagmanahan din talaga. Ayan yung pulot guys, oh, napakataas. Pati yung stag.
ayun oh, ang taas ng leeg nila. Kung maalala nyo, si Apollo, napaka taas din ng leeg niya nung sisiw pa siya, nung nakuha namin pati yung kanyang paa. Ganyan din yung kanilang balahibo, guys, o yung balahibo ni Apollo, parang hindi pa talaga fully matured. Kung baga matagal, tumubo yung kanilang mga balahibo, so parang sisiw pa talaga, guys, ayan oh. So, ayan lang, guys, ibalik na natin sila and i-update ko kayo mamaya kay Apollo. So ayun guys, tapos na tayo sa mga anak ni Apollo or sa mga ilang stray ni Apollo. And bago ko nga pala ipakita muli sa inyo si Apollo, magde-disclaimer na muna ako guys bago natin siya timbangin tsaka kunan ng height. Si Apollo ngayon is kakatapos niya lang magbreeding. So in any case na baka mayroong magsabi sa inyo dyan na bumaba yung kanyang timbang, dahil yun guys, kakatapos niya lang nagbreeding. And sa ngayon nga, ayan mamaya pagkatapos nito, liliguin na ni partner. Kasi napurga na rin ni partner kagabi and ngayon yung schedule nga nila na liguin. And nga pala guys, madagdag ko lang, yung nananalaytay na dugo kay Apollo is 25% na dampo. And then yung sa tatay na side niya naman is nasa hawk line din yun. Yes, we are not claiming na pure po si Apollo. Yet, nag-claim kami na nasa osha mo talaga yung kanyang size. Kasi yun yung mga size din yung kanyang tatay. So hopefully, ayan, mag-exceed siya sa ngayon. Kasi nga, kakatapos niya lang nag-breeding and baka talaga bumaba yung kanyang timbang. So ayan guys, papakita ko na sa inyo si Apollo. So ayun na guys, yung ating Apollo guys, nakita nyo yung kanyang montage, ay napakalaki na rin. Yung kanyang mata guys is hindi pa siya pearl eye and sana mag pearl eye talaga siya. Ayan yung kanyang paa guys, yung legs niya napaka big bone din. Ito yung kanyang pakpak. So ito naman yung kanyang likod guys, ayan tumatawag siya ng babae. So try natin siyang kiluhin guys kung ano na nga ba yung kanyang kilo sa ngayon. Ayan guys, tingnan natin. Ayan guys, pasensya na sa timbangan namin pero ayan sinet ko na lang na ganyan. So kinuha ko na lang yung kanyang tray para makasampay yung paa ni Apollo dito. So ayan, try natin guys. Medyo madumi talaga yung aming timbangan guys. Ayan. Ayan, sana hindi siya masyadong gumalaw. Ayan. Nasa 4 kilos ata guys. Ah, nasa 4 talaga guys. Ayan, hindi natin makita. Ayan. So ayan guys, nasa 4 kilos. Ayan, medyo magalaw lang. So even na na-breeding natin si Apollo, ayan, 4 kilos pa rin, pasok pa rin sa pagiging osha mo. And what more guys, kung condition lang talaga siya or hindi pa siya nagamit sa breeding. Pero ayun na nga guys, yung pinaka kailangan din natin sa mga osha mo, itry din talaga naming i-diet para nga hindi talaga mahirapan yung mga babae din natin. Kasi guys, madagdag ko ulit, yung isa na na-pairing namin kay Apollo, hindi kinaya ng babae, siguro nga dahil sa kabigatan nito dati. Nadala na kami sa isang babae namin guys na nabot-bot, or hindi ko alam anong term niyan sa Tagalog. Please do comment down below para malaman ko din yan. Ayun yung nangyari sa babae, pero good thing naman din guys, update ko kayo sa susunod niyan. Hindi naman din namatay yung inahin na yun and nangingitlog na siya sa ngayon. Tingnan natin yung kanyang height kung tumangkad pa ba siya. Ito yung gagamitin natin sa pagsukat guys. I believe centimeter yung kinukuha nila. Pero pwede na naman yung i-convert into inches. So ayan, nilagyan ko na lang ng ganyan guys. Base sa pagkakaalam namin is yung pagkuha ng height ng mga alaga sa ibang bansa. Kasi nga wala pa namang standard kung paano kuha na ng height dito sa atin. Dito guys, kapag pinahiga na natin until dun sa pinakadulo ng kuko ng ating mga manok. Correct me if I'm wrong guys sa comment section down below kung meron na nga bang standard na pagkuha ng size dito sa Pilipinas. So ayun guys, tingnan natin yung height ng ating Apollo. Guys, yung sa ulo niya banda. Ayan. And dito tayo sa baba niya guys. Ayan, nasa 92 to 93.
Ayan, so the last time siguro nasa 90 lang, 90 cm siya. Ayan yung kanyang tinubo, guys. Nasa 3 cm lang. Siguro nga, guys, yun na yung pinaka-standard na height ng ating Apollo, nasa 93 cm. And maganda naman din yun, guys, na record. Tatlong ruler yun mahigit. Ayun yung ating munting update para sa ating Apollo. And eto, guys, ayan, halos magkaparehas lang sila nung bago namin. Ayan. Ayan yung isa, guys, oh. And disclaimer, ito is 6 months pa lang. Compared to this, is nasa 10 months na. So, ayan, yung kanilang itsura. Para may idea lang kayo. Pero sa susunod ito, guys, again, black yan na Shamu, guys. Abangan nyo talaga tong video na to. Kasi ako, guys, hindi ko malalaman yung tungkol sa Japanese Shamu kung hindi dahil sa may-ari ng manok na to. Pero ayan na yung update natin kay Apollo. So and guys, tapos na tayo nakapag-update kay Apollo. And tingnan natin kasi nililigo na ni partner si Apollo. Ayun, tingnan natin ito mamaya sa limber. A few moments later. Ayun guys, dahil tapos nang naligo si Apollo, ayan tingnan natin siya dito sa limber. Ayan, etong limber na to ginagamit namin, guys, is yung kulay green lang na siguro ordinary kung titingnan nyo. Ayan. Kasi compare dun sa malalaki, yun yung may kulay sky blue, kulay blue, maroon. And eto naman is yung kulay green lang, yung ordinary na size lang din. So, eto yung itsura ni Apollo, guys. Ayan. Ayan siya. So, eto na siya, bagong ligo na. Papakondisyon na ulit si Apollo natin para sa susunod na naman ulit na pagbreeding. Actually, nagpapapogi ata kasi may babae dito, oh. Ayan yung kanyang bone din, guys. O, napakalaki din ng hubog ng katawan niya. Ayan siya. Nakatingin lang siya sa akin, nagpapapogi. So, eto na yung update ng ating Apollo. So, ayan lang, guys. Mga nagtatanong. Ayan, dalawa talaga kami actually dito sa aming yard. Kaya nga pala Inday Puy Puy, guys. Kasi Inday ako tapos Puy Puy yung partner ko. So, hindi niyo lang siya always nakikita sa vlog kasi medyo shy type tayo dyan. The reason behind our name sa aming YouTube channel is because nickname ko is Inday tapos Puy Puy naman yung partner ko. Kaya nabuo yung Inday Puy Puy channel. So, sa mga video ko always is siya yung nagliligo ng mga manok. Siya yung nagpupurga. Parang ako yung nag-uuto sa kanya na ganyan, ganito, ganyan. Pero actually, siya yung mga may idea tungkol sa pagbablog kasi kung minsan talaga alam nyo naman na tinatamad ako and si partner yung gumagawa niyan. So ayan. So ayun lang yung aming video, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting video for today. Sana tuloy-tuloy na ulit tong vlog na to. Kasi siya yung nag-update talaga or siya yung nag-ano talaga sa akin na mag-vlog, na mag-vlog na talaga ulit. So ayun, again, thank you again for watching our video, guys. Please do like this video, do subscribe. Please do share this to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. Don't forget also, guys, ayan, meron kaming Facebook page dito. Ayan, dun nyo kami makakontak kung meron pa kayong mga katanungan regarding sa aming video. And please do good, everybody. Goodbye!